indications are that we were attacked by... By who, sir? Galaga. Sons of bitches. Then let's blow Galaga to hell! Who's Galaga? Kamusta mga kaimu? At welcome sa ating page, ang Mboy PH, at sa ating YouTube channel. So itong ating bagong video ngayon, ang evolution of Galaga Games. First time ko lang gagawa ng ganitong compilation ng mga video or games. So itong ating first featured is a NES version mga kaimu. So nagpa-captured tayo sa hindi pa nakakalamang Galaga game ay isang idle shooter game na kung saan tayo isang spacecraft and ang kalaban natin ay mga extraterrestrial life forms na para silang mga insect mga kaimu. Ito yung isang feature ng game na ito. So pwede kang maging parang twin na spaceship mga kaimu kung nagpa-capture tayo sa kalaban. Then yung mapapatay natin siya is magiging twin na tayo. Next naman, ito yung ating arcade version mga kaimu. So mapapansin nyo rito, habang nilalaro ko to, mas mabilis yung kilos ng ating mga Galaga. Ang bibilis nila, then napaka-aggressive nila. Mas maganda nga rin yung graphics dito sa arcade version mga kaimu. So gamit natin ang ating Mami Polaroid na emulator. So try din natin magpa-capture mga kaimu kasi pag tayo na fighter capture mga kaimu is pwede tayong maging double ship. So parang twin B. So ayan, pinapakita ko sa inyo mga kaimu. So kanina ginawa ko rin yun dun sa NES version. Then ginawa ko rin ngayon. So makapansin nyo, napaka-aggressive at nagpapaulan pa sila ng mga missile mga kaimu. Then ayan pa, makapansin nyo yung mga Galaga natin is para silang nagsusuicide kamikaze attack mga kaimu. Nagda-dive sila papunta sa'yo. And makapansin nyo rin dito sa arcade version mga kaimu is nagsusoom in zoom out. So ito naman mga kaimu, ating PlayStation version ng Galaga. So makikita nyo yung story nito, natalo ng mga tao or earthlings yung mga Galaga, din nakapag-invento sila ng mga nanodroids para magkaroon ng terraform. So ang plano nila dito is magpadala sila ng expedition, yung centurion, para matest nila yung nanotechnology nila para magkaroon ng terraform sa isang planeta. So ang target nila yung M1123 na planet, tetestingin nila doon yung kanilang nanotechnology para makabuo uli ng isa pang inhabitable na planet. So sa 3 years expedition bago makapunta doon is na-encounter na naman natin ang mga Galaga mga kaimu. So rest back sila ngayon mga kaimu. Is na naman digmaan ang napipinto between Galaga at mga tao. Kaya pinag-aralan uli ng mga tao yung kahinaan ng mga alien na ito. At yung ating centurion plate mga kaimu is malapit na doon sa planet M1123. Then bigla na lang nagkaroon ng transmission loss mga kaimu. This is the story mga kaimu. Siya tayong kasali sa defense plate ng centurion plate. At kailangan natin protektahan ng ating centurion sa pag-atake ng Galaga. As you can see mga kaimu, napakaganda na ng graphics. So 3D na siya. Yan ang ating spacecraft. So kitang-kita na natin, unlike sa NES and arcade version na 2D lang siya. So napakaganda pala ng ating spaceship mga kaimu. So ayun na mga Galaga mga kaimu. Talagang napaka-classic mga kaimu. Mapansin nyo ngayon mga kaimu. So siyempre 3D na tayo. Ganun pa rin mga kaimu ating movement. Sa gilid nito ay mayroong attack pattern tinatawag. Yung ganyang pattern mga kaimu is delta, kung saan ang ating movement is bound lang sa left and right movement lang. Galaga natin is iba na yung appearance, unlike sa NES and arcade version na mukha silang mga butterfly and bees. Dito is mas mukha na sila talagang mga
out of this world creatures. So meron tayo dito mga bomb. And napansin ko rin dito, pwede rin tayo mag-capture ng kalaban. So kung nakita nyo kanina, karoon din tayo na parang warp na sa ating unahan ng front ng iyan, front ng ating ship. Ayan mga kaemo, nakakuha tayo ng enemy at naging kakampi natin. At naging twin na rin tayo. Tulad ng NES and arcade version, meron din na twin na ship. So ito naman yung tinatawag na alpha attack pattern mga kaemo, kung saan pwede tayong naka third person view tayo mga kaemo. So ayan, kasama pa rin natin yung ating little ship or companion ship mga kaemo. So makikita natin mas matinding obstacle to, pwede tayong bumangga sa mga obstacles na yan, like doon sa delta pattern na up and down lang. Dito is more complicated, and yung targeting medyo nahirapan ako dito. Tapos napakalikot pa ng mga galaga, paikot-ikot sila mga kaimo. Sama pa yung ating obstacles mga kaimo. Pero napaka-challenging nga mga kaimo, so napaka-ganda rin ng ginawa nila dito na improvement. So ito naman yung tinatawag na delta pattern mga kaimo, kung saan ang movement lang natin yung up and down lang mga kaemo. Yun nga mga kaemo, up down lang ating movement dito. So naaalala ko rito yung game na Grey Juice, kung nalaro nyo na rin. At yung tawag din sa kanya is Life Force. Napakagandang game din ang mga kaemo. So meron din gantong feature do, pwede tayong sumakay doon sa turret, then tatargetin natin itong mga galaga na to. Ubusin natin to, mag-aala Rambo tayo mga kaemo. Ayan, ubus sila. Then this one ulit mga kaemo, saan na obstacles ulit, kung saan nandun tayo sa asteroid belt. So bukod sa kalaban, mayroon mga asteroid na tatama sa atin, ilaga natin or pwede natin silang pasabugin. And meron din silang gantong feature sa game na to, yung i-collect natin yung mga space pods. Ang technique lang gito is up down lang din mga kaemo. Yung machine, up down And this is the latest mga kaemo. This is free to download in Google Play Store mga kaemo. Kung mapapansin nyo, hindi na uso dito yung up down or left right lang, parang Konami. So pwede na tayong mag up down and left right. So na-explore na natin. Kung alam nyo yung game na 1942, sana World War na airplane ang gamit natin, ganun-ganun mga kaemo. Then ang maganda rito, ayan, present pa rin yung twin spaceship natin. Then yung power ups, ang dami. Makikita nyo, mayroong homing missiles. Ayan, yung power beam na yan, napakalakas na powered cannon na yan. Then yung graphics syempre, dahil latest na to, napakaganda na. Then parang binalik nila yung classic na appearance ng ating mga galaga. Syempre classic yun eh. So yan yung sinasabi ko oh. Grabe oh, ilubos niya gamit yung homing missile. Then meron na tayong mothership na rin nakalaban dito. So pinaka boss battle natin, meron na rin. So napakaganda nito itong game na to mga kaemo. So lahat naman ng galaga, na-enjoy ko yan mula dun sa NES version, arcade, and PlayStation.
And this one, yung mobile version na niya, pinaka-latest. Makikita nyo, ayan yung example ng boss fight. Mga kayo, malaking Galaga na yung kalaban natin. Napakaganda. So, download nyo na ito mga kayo. So, highly recommended ko ito. Itong classic game na ito. Hanggang sa ngayon, kita nyo, ginawan pa rin nila ng remake. Remake pa, hindi naman remake or latest game version. Dahil nga, napakaganda ng game na ito. So, salamat sa inyong suporta. This is Emoboy PH. Like and subscribe lang sa ating YouTube channel at Facebook page. Mga ka-emo!